Good morning, mga kamamsi, kapaps dyan, sa mga nanonood ng aking video. Isishare ko lang aking munting libangan dito sa loob ng bahay. At kung hindi ako kasama sa biyahe, pagdi-deliver ng aking mister, eto ang aking libangan dito sa bahay. Excuse me po. Kahit nasa loob ako ng bahay is, meron din akong kunting income. Kahit pa paano. Itong mga tela to, binili ko to sa mga garments na paggawaan ng mga damit. Kasi ito, okay pa rin itong maging negosyo. So, tara, simulan na natin gumang basahan or doormat. Ito kasi, gugupitin ko pa to ng mga 1 inch bago ko siya bibilugin at i-hulma ko siya ng pangbasahan. May mga sizes naman po yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano, ha? Kaya tara, samahan niyo ko, mga mamsi. Ito ang gagawin. So, ito na siya. Ilog na. Katapos ating bibilugin ay gagawin na natin siya ng doormat. So, ito na yung nabilog na ngayon. Ihanap natin siya ng magandang combination niya para maganda rin tingnan yung basahan ng doormat. Ang una kong nagawa is ito, tsaka may kasamang black. Tapos ang susunod ko naman ang gagawin ay green and violet. Ito, tapos ihanap siya ng kapares na kulay para maganda tingnan. Ito yung brown or light pink siya, brown and then black. So ang nangyari ko na doormat, ito po ang kinalabasan niya. So hindi naman halata ang dumi, so tingin ko magugustuhan ng mga customer kasi ayun ang karamihan ng customer natin yung pagpunas mo ng chinelas mo or rubber shoes mo sa labas, kita na agad yung dumi. So, kailangan mo magpapalit agad ng doormat mo. So, ano, sisimulan natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng doormat. Kailangan natin ng ito, syempre, isang materialis natin. Ayan. Isa siyang ginawa ko siya yan. Kahoy at mga ay kabay ay pako. Yung pako na yan, may mga sukat po siya, hindi basta pako lang po sa isang kahoy. Mayroon siyang distance na may siguro ang sukat niya, alam niyo po yung ball pin, yun po ang sukat nito. Ball pin o yung ano ng sigarilyo, yan po ang size niya. So, ang bilang nitong pako, ito po, itong palapad na to, is bilang niya is 40. So, ito naman po ang pahaba. Ang bilang po ng pako ay 60. So, ang lapad, 40. And then, yung haba is 60. So, 40 by 60. Then, kailangan din po natin pag nag-lock tayo, kailangan natin ito. Kumuha ko ng isang tinidor namin para gawin ko siya ng lock at hindi ako mahirapan mag-lock sa mga gilid-gilid. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng tela rito at kung paano din mag-lock pagkatapos ko ng mahulma. Ito ang doormat nagawa sa tela at manumano. Iba rin po yung doormat na yari sa makina. So, very easy lang po kasi yun. Ang doormat naman po itong yari sa tela na manumano, tawag dito ay paglalala. Ang paglalala ay super matagal. Kung ikaw ay first time na gumawa, ang makukonsume mong oras is
dalawang oras at kalahati bago ka makakatapos nito. Kung ikaw nagiging bihasana, makukuha mo yung isang basahan kalahating oras o isa't kalahati. Okay po ba? So, sa mga gustong matuto kahit nasa loob lang na